Kabayan, nabiktima ka na ba ng scam? O may kakilala ka na nabiktima ng scam? Maraming mga OFW ang nabibiktima ng scam at hindi lamang po mga OFW at maging ating mga kapwa Pilipino na nasa ating sariling bansa. Bakit nga ba marami ang mga OFW, mga Pilipino ang nabibiktima ng scam? Ano yung mga bagay na dapat natin gawin upang hindi tayo mabiktima ng scam? Tatlong bagay ang akin nakikita kung bakit marami ang nabibiktima ng scam. Unang-una dyan, nahihiya tayong tumanggi. Okay. Kapag meron kang kapatid, meron kang kamag-anak, meron kang kaibigan na lumapit sa'yo, may ino-offer sa'yong business opportunity or investments. Dahil ikay nahihiya, umu-oo ka na lang. Dahil doon, ikaw ay nabibiktima. At kaya, yun ang dahilan kung bakit din nagkakaroon ng hindi magandang relasyon. Alam mo ba, mahal na kabayan, marami na mga relasyon siguro. Nangyari na sa'yo, may kakilala ka, nasira yung relasyon dahil lang doon sa business opportunity. Dahil sa na-scam siya, dahil dun sa tao na yon, dahil siya'y umuo ka agad, nahihiyang tumanggi, kaya nagkandasira-sira yung relasyon. Kaya ako sineshare tong video na ito upang matuto tayo, matuto yung kakilala mo, upang makaiwas tayo sa mga scam. Unang-una kung bakit na-scam ang tao kasi nahihiyang tumanggi. Pangalawa, agad nagtitiwala sa tao. Dahil kamag-anak, dahil kapatid, dahil kakilala, dahil kanyang teacher, dahil kanyang... very close sa kanya, kasama niya sa trabaho, agad-agad na nagtitiwala na hindi na inaalam-alam yung mga bagay na dapat niyang malaman. Dahil kamag-anak, yan, madaling nagtitiwala. Okay? Pangatlo, kung bakit maraming tawang na-scam o mga OFW yung na-scam, sila ay nasisilaw sa laki ng kita. Ang laki ng kita. Grabe, wala kang gagawin. Ito yung kikitain mo monthly. Ilang percent? Napakalaki. Okay. 10%, 15%, 20%, 30%. Ito yung gagawin mo. Maraming nabibiktima. Maraming na-scam because of greediness. Gusto ng pagkalaki-laking mga returns nang walang gagawin. Mahal na kabayan, I want you to listen carefully. Okay? Ano yung solusyon upang hindi tayo ma-scam? Ano yung solusyon upang makatulong tayo sa mga kapwa nating kababayan, kapwa nating OFW na nagkakandarapan, nagkakandahirap sa ibang bansa pagkatapos ma-scam lang? Ano yung solusyon upang makaiwas tayo at makatulong tayo sa iba na hindi sila ma-scam? Okay? Remember this, mahal na kababayan. Always remember this. There is no such thing as get rich quick. Let me repeat it. There is no such thing as get rich quick. Walang katotohanan yung, kikita ka, wala kang gagawin, nakatunganga ka lang, wala. Even when you try to search those, you know, pagpasok sa investments, pag-i-invest, even sa stock market, wala yung get rich quick dyan. Yung mga nagtuturo, those things are so easy. Ganun yung pananalita. Pero walang bagay na ikaw ay makaka-receive ng returns ng wala kang gagawin, na ikay nakatunganga, na ikay nakanganga lang, tapos kikita. Walang ganun, mahal na kabayan. So, ano yung dapat nating gawin? Ito yung mga practical tips na dapat nating mailagay sa puso at isipan natin upang hindi tayo ma-scam. Upang pag may nag-offer sa atin na open-minded ka ba? Okay, open-minded tayo. Pero hindi ibig sabihin nung open-minded ka, narrow-minded ka naman. Pwede kasing open-minded ka nga, pero narrow-minded ka. So, upang makaiwas tayo sa scam, remember this, mahal na kababayan, okay? Give yourself a time to learn. Give yourself a time to study. Aralin mo, okay? Majority of those people who will talk to us, who will talk to you, who will try to persuade you, they sound amazing. Yeah, they will really sound amazing. It will sound really good. Oh, parang ang ganda-ganda. Ang ganda ng kitaan. Ang ganda ng investment opportunity na yan. Okay? We're not saying hindi totoo yon. Ang sinasabi natin, yung mga na-scam, kung bakit maraming tao ang na-scam, kasi sila ay madaling nakukuha. Wow! Hindi nila binibigyan ng oras at panahon ng kanilang sarili upang talagang aralin. Okay? So, the business and investment may sound so easy. Okay? But remember, mahal na kabayan, don't be in a hurry. Okay? Don't be in a hurry. Huwag kang magmadali. Study it. Aralin mo ito.
do your own research, okay? Make sure, and make sure, mahal na kabayan, bilang OFW, bilang Pilipino, make sure na kapag papasok ka sa isang investment na yan, dyan sa business na yan, make sure that your decision is a product of your own conclusion. Bakit mahalaga yon? Para kapag na-scam ka man, hindi yung sisisihin mo yung taong nag-introduce sa'yo ng business at negosyo. Hindi yung sisisihin mo yung kapatid mo. Hindi sisisihin mo yung magulang mo. Sisisihin mo yung kamag-anak mo. Sisisihin mo yung ka-office mate mo. Sisisihin mo yung boss mo. Sisisihin mo yung teacher mo. Sisisihin mo yung kung sino man sa yung tao sa paligid mo. Mali yun. Kapag ganun na nangyari, magkakaroon ng hidwaan sa relasyon. Kaya kapag may nag-o-offer sa'yo, mahal na kabayan, lagi mong tatandaan, okay, you listen, you ask questions, okay, and make your own decision and make sure it's a product of your own conclusion. So, huwag sisihin ang kaibigan. Huwag sisihin ang ibang tao sa iyong decision. Kung ikaw may na-scam, kung na-scam ka man, okay, di mag-move on tayo. We learn those lessons, okay, kung bakit nakapag-desisyon ng hindi tama. Kung pwede na nahihiya kang tumanggi. Okay, so you learn a lesson. You've learned a lesson. Kung pwedeng mabilis ka nagtiwala, nagtiwala ka kagad. Ipangatlo, nasilaw ka sa laki ng pera without studying the business or this investment, this opportunity. Okay? So, be responsible enough, mahal na kabayan, in making your own decision. It's okay to be open-minded. Mahalaga yan. Pero, wag dumating up to the point na ikaw ay mai-scam. So, mahal na kabayan, mahal na kababayan na OFW, it is my desire to help our global OFWs upang maraming mga Pilipino ang mapunta yung mga kayamanan na pinaghirapan sa tamang dapat puntahan at hindi ma-scam. I've heard people, OFWs, mga kapwa natin Pilipino nagpakamatay dahil na-scam. Maraming mga ganun sa Pilipinas. Mga OFW, yung kanilang pinagpaguran, nilagay nila sa isang investment na wala lahat. Nakakalungkot. But ang napakagandang balita dito, mahal na kabayan, hindi pa tapos ang lahat. Okay, kung nagkamali ka in the past, you can still move on, you can still continue because you've learned a lesson para ikay makakapagturo din sa ibang mga tao upang hindi sila ma-scam at sila'y makapag-desisyon mula sa kanilang sariling conclusion. I hope tayo nakatulong sa ating maikling pabaon. If you have any questions about anything about OFW's life, you can send me a message and I'll be very, very glad to give a short video clip to help our kababayans for them to become world-class OFWs. God bless you!